naku sa amin sa kanayunan. Sa kabuhiran at kabuhayan. Ang oras ng panalangin. Panalangin para sa personal na pagbabago at pagbabalik loob sa Diyos. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 85, talatang 4 at 6 hanggang 9. Panumbalikin mo kami, O Diyos, ng aming kaligtasan. Ang pagkamuhi sa amin ay iyon ng wakasan. Ibangon mo kami, sana'y ibalik mo ang nawalang lakas, at kaming lingkod mo ay papurihan ka na taglay ang galak. Kaya ngayon, Yahweh, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Aking naririnig mga pahayag na kay Yahweh nagmula. Sinasabi niyang ang mga lingkod niya'y magiging payapa kung magsisisi at di nababalik sa gawang masama. Ang nagpaparangal sa pangalan niya ay kanyang ililigtas. Sa ating lupain ay mananatili ang kanyang paglingap. Naway sabayan niyo ako sa panalangin ito. Mahabaging Panginoon, salamat at sa anumang oras ay maaari kaming lumapit sa iyo. Nagsisisi kami sa aming mga kasalanan at pagsuway sa iyong mga utos. Patawarin mo kami sa aming pagmamataas sa sarili, sa aming kakulangan ng pagmamahal, paggalang o habag sa aming kapwa, sa aming mga maling gawi at pag-uugali, at sa aming masasamang mga pag-iisip, pananalita at gawa, sa aming galit at puot at kawalan ng pagpapatawad sa aming kapwa, at sa aming pagkalimot na magpasalamat sa iyong mga pagpapala sa araw-araw. Kami ay nagpapakumbaba at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. At tulad ng iyong pinag-utos, aming pinapatawad din ang mga nagkasala sa amin upang kami rin ay iyong patawarin. Kami nagpapatawad sa aming kapwa dahil din sa kami ay nagtitiwala na ikaw ang tagagawad sa amin ng tunay na katarungan sa iyong takdang panahon at paraan ayon sa iyong mga pangako. Makalooban mo kami ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan mo kami ng kalooban na matapat. Pagpalain mo kami na iyong karunungan at kalakasan sa araw-araw upang makapamuhay kami ng matuwid alinsunod sa iyong mga panuntunan. Hiniling namin sa iyo na iyong patatagin ang aming pananampalataya at kalooban upang mapagtagumpayan namin ang mga tukso sa araw-araw. Bigyan niyo kami ng karunungan upang maiwasan namin ang mga maling pag-iisip at masamang impluensya. Hinihingin namin na kami ay iyong muling itayo kung saan kami nabuwal. Bigyan mo kami ng kakumbabaan sa paghingi ng tawad at pagkikipagbalik loob sa mga taong aming nasaktan. Aming tinatanggap at pinananaligan ang iyong di nagbabagong pagmamahal sa amin upang ibigin din namin ang aming kapwa tulad ng pag-ibig mo sa amin. Turuan mo kami na laging maging mapagpatawad sa mga nagkakasala sa amin, tulad ng iyong pagpapatawad sa aming mga kasalanan, nang kami ay mamuhay ng may kapayapaan sa ilalim ng iyong masaganang pabor at biyaya, at nang sa gayoy, matanggap namin ang mga pagpapalang inilaan mo para sa amin. Dalangin namin, Panginoong Hesus, na maghari ka sa aming mga buhay, pamilya, sa aming mga pag-iisip at pag-uugali, sa aming komunidad, pamunuan, simbahan at sa aming bayan. Isinusuko namin ang aming sarili sa iyo bilang aming Panginoon at manliligtas.
Hiniling namin na iyong bantayan at pangalagaan kami sa araw-araw. Ang aming pamilya, tahanan, negosyo, trabaho at paaralan, at iyong ilayo kami sa lahat ng kasamaan at kapahamakan. Naway kami ay iyong patatagin na kami ay lagi makasunod sa iyong kautusan at makalakad sa katuwiran at pag-ibig sa kapwa. Panginoon, kami ay nanunumbalik sa iyo. Naway akayan mo kami sa mga landas na matuwid, alang-alang sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Sigurado, tapat na serbisyo at mga komentaryong numero uno. Yan ang hatid sa inyo ng himpilang may todong lakas. DWIZ 882. DWIZ sa kabuhiran at kabuhayan. Kasama ang batikang broadcaster na si Kakang Rod Eason at pangkat